Good morning, guys. Ayun, kung makita nyo, guys. Yan, may ano na siya. May takip na yung sa taas ng net. So, kahit hindi naputulan yung kahit hindi naputulan ng pakpak ang manok, hindi na sila makakalipad dahil hanggang doon yan. May ano na yan, may takip na net sa taas. Kaya itong gagawin ko na naman, so mali yung nagginawa ko dito. Yan, para yan sa bagong pugad sana. So ang naisip ko, mas maganda kung ilipat ko siya dito sa loob. Dito ko na lang sa loob gagawin. Kaya ang gagawin ko ngayon is tatanggalin ko siya ulit. Okay, yan, trabaho na naman. Sana matapos ngayong araw na to. Okay, ilipat ko lang naman dito sa loob yan. Yan, dito sa loob. Okay, pero aayusin ko muna yung mga kahoy doon para hindi masyadong sagabal. Thank you.
Ayun, natapos ko rin gawin yung dalawang kwarto na ginawa ko para sa sisiw at saka sa bagong pugad na. So ito guys, ito yung nasa likod ko, ito yung una. Yan dito, maganda dito ilagay yung bagong pugad kasi marami siyang mga dahon-dahon. Ayan, yung iba, mamamatay din yan kasi naputol yan eh. Pero okay lang yan para may matungtungan sila. Ayan. And then, ito naman yung sa kabila. Ito naman yung sa kabila. Ito. Ayun yung una. Ayan, dito yung parang gitna nila, boundary. Tapos ito naman yung pangalawa. Ayan. So dito pwedeng ilagay yung manok na yung maliliit pa na pwede na siyang iwanan ng nanay kasi pag ihalo siya dito sa malalaki inaaway. So malawak to para makalakad-lakad sila ng malayo. Ayan. So isang net lang siya, then nilagyan ko lang siya ng parang dalawang kwarto dito sa loob para sa mga sisiw. So, ayun lang sa ngayon guys kasi magpapahinga muna ako ng konti dahil maligo ako.